Tahimikom ang kanyang bibig sa paghihiwalay nila ng dating kinakasama. Naging mailap sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa ama ng kanyang anak. Umabot pa sa puntong nabastos daw niya ang ilang miyembro ng media. And for the first time, only here in Star Talk, LJ Reyes finally opens up and bears all. Dito sa Star Talk, unang umamin sina LJ Reyes at Paula Avellino na malapit na silang magkaroon ng anak. Happy kami pareho sa binigay ng kami. Parang overwhelmed ka sa saya, pero sa loob-loob parang may kaba kasi yung everything's going good, like sa career rin namin. July 24, 2010, nang ipinanganak ni LJ sa Amerika, si Ethan Aquio. 2 months after giving birth, umuwi ng bansa si LJ. At dito sa Star Talk niyo unang nakita na magkakasama sina Paulo, LJ at ang kanilang anak na si Aki. Noong nakarang taon pa napabalitang hiwalay na sina Paulo at LJ, pero parehong tikom ang bibig ng dalawa tungkol sa issue. Until early this year, nang makumpirmang hiwalay na ang dalawa at sa unang pagkakataon, isa-isang sinagot ni LJ ang mga issue sa exclusive interview ng Star Talk host na si Ricky Lo. Ilan years na kayong hiwalay? 1 year, no? Well, wala pa naman po. Medyo matagal, pero hindi pa naman po. Oh, nung una parang nakabitin yung public sa press, ano? Kung hiwala, hindi. Pero open ka noon, di ba? Ever since naman po, I try na sagutin yung mga tanong ng mga tao. But at the same time, tinatry ko pong ilimit na yung meron pa rin po kaming privacy, especially syempre yung anak po namin. Pero ngayon, may mga nare-record na yung mga interviews na pwede ilagay sa YouTube that eventually, siguro 5 years from now, pwede na niya mapanood ulit, ma-recall niya at mapanood niya, di ba? Ano pag chance na magkabalikan kayo? It's very hard to say, Tito Ricky, kasi nag-try naman po talaga kami. Sino naman po na ayaw ng isang buong pamilya, pero yun lang po. Lahat po ng effort na gawa ko, sino naman pong nanay yung hindi gagawin ng lahat para mabigyan ng buong pamilya yung anak mo? Ininay ni Paulo yung may news na nag-suicide attempt daw dahil sa'yo. Pagkakakilala kay Paulo, I don't think kaya niya pong gawin yun. At sinabi naman po niya sa mga interviews niya na hindi niya ginawa. Si Paolo, inamin niyang dating sila with, sabi natin kay Casey, it's all over, no? Pero sabi naman ni Casey, not exclusively, ano, dating, ano? Anong reaction mo doon? Kung talaga po nag-date sila, I'm happy for them. Dahil, wala naman pong masama doon. Kung saan naman po sila happy, magiging happy rin naman po. Hindi kayo nag-discuss ng mga ganang dates pang nakikita kayo? Hindi po eh. Ang pinag-uusapan lang po talaga namin si Aki. Makipag-date ka rin, daming nakaaligid sa'yo daw eh. Totoo po. Bakit? Tito Rica, I don't think it's the right time for me to date lang naman eh. Siguro po pwede po akong labas with friends po. Pero kung kunwari yung seryosong date, wag po muna, Tito Ricky. Anak ko po muna. Ni Jesse De Vera. Yung mga shows ko po after ng Starstruck, a lot of them po, kasama ko si Jesse. Kaya friend ko po talaga si Jesse. Marami rin kaming common friends. So, yung recent issue nga na, no, na hindi magandang encounter with the media, wala ka sa mood noon. Sobrang trinay ko po talaga na i-hold back yung na-feel ko. Dahil, kasi po, ang tanong po sa akin is, uy, puti, okay lang sa'yo na yung mga libreng oras lang yung binibigay sa anak mo. Nasaktan po ako for Aki kasi parang naalala ko lang po lahat-lahat ng pinagdaanan ko para dun sa bata. Nanganak po ako sa States, mag-isa. Hindi po siya nakakuha ng visa dahil hindi po siya nag-grant. Gusto ko man pong tapusin yung school ko, uunahin ko po yung anak ko. Doon lang po kasi sa tanong, parang nasaktan po ako para sa anak ko dahil ang dating po sa akin, parang parang sinasabi nila parang hindi enough yung naibibigay sa anak ko. Ayoko lang po na ma-feel ni Aki yung ganun. At siguro nasaktan din po ako bilang nanay niya na parang ganun yung
kasi ayoko naman po na balang araw mapanood ni Aki yung mga ganong interview tapos ganon yung isipin niya. Masakit po yun eh para kay Aki. LJ, meron kang gustong sabihin sa kanila, sa mga colleagues ko na medyo nasaktan ng konti doon sa nangyari para mag-clear na yung issue na yun. Gusto ko pong humingi ng pasensya kung nahirapan po akong i-control yung emotions ko nung panahon yun. Ever since naman po, transparent naman po talaga ako sa mga tao. Pero this time lang po talaga dahil meron lang Aki. I'm trying to be safe. Tinatry ko po na yung bawat sagot ko na kahit po in the future ay mapanood ni Aki, hindi siya masasaktan. Hindi na po baling ako na lang yung masaktan. Opo, wag lang po si Aki. As you said, 5 years from now, mapapanood ni Aki. Ito, naka-record to, di ba? Anong gusto mo sabihin sa kanya na by that time na naintindihan yung mga sitwasyon? Aki, super duper love ka ni Mami. Kahit naman po sino. Ang gusto natin ay isang buong pamilya. Siguro, gusto ko lang din, sorry sa kanya na hindi ko po naibigay. Hindi mo naman kasalanan, LJ. Kasalanan ng circumstances, di ba? Dahil sa field na kinaroonan nyo. Maintindihan nyo na Aki later on. Sana nga, pag nabuo yun, eh, kayo ulit. We'll see. Why not po? Okay, thank you, ha. Thank you for opening up to tiwala mo sa Startalk. Thank you, Tito Ricky. Thank you so much. Thank you.